Konsumido na si Aling Lolita sa bill nila sa kuryente. 3 buwan pa kasi ang hindi nababayaran, kaya kabado siya kapag may nakikitang taga-Meralco. Parating ang kolektor, nakikita ko. Parang naihi na ang naramdaman ko sa wala akong pambayad sa kolektor. Sana po maawa naman kayo sa amin. Naghihirap kami kung saan kami kukuha ng pambayad. Pero mukhang kailangan lalo pang maghigpit ng sinturon ang mga customer kagaya ni na Aling Lolita, dahil tataas na naman ang singil sa kuryente ng Meralco sa paparating na December billing. Nasa 33 centavos kada kilowatt hour ang magiging dagdag o katumbas ng taas na 66 pesos hanggang 165 pesos para sa mga ordinaryong residential customers. Nang tinanong kung pwedeng bumalik sa dating patakarang pwedeng hati-hatiin ang pagbabayad sa mga naiipong bills dahil sa hirap ng buhay at nagmamahalang bilihin at serbisyo, walang balak ang Meralco. We're back to business as usual in terms of the bill payments. Which is what? Alvin, which is if you don't pay during this so-called due date, may matatanggap kang disconnection notice. So pag hindi mo pa rin nabayaran, then unfortunately the service may be disconnected. Matatapos na rin sa Enero ang isa pang refund at nagsimula ng kumuha ng mas mahal na supply ng kuryente ang Meralco sa spot market kasunod ng pag-atras ng San Miguel sa kontrata para sa mas murang kuryente. Ibig sabihin, may pressure na tumaas muli ang bayarin sa January 2023. But again, we'll need to see what the net impact will be. Other factors will still need to be evaluated, like for example, the effect of the contingent appreciation of the peso on generation cost and expected improvement of the supply situation in the coming days. Naghain naman ang Muson, ang ERC sa Court of Appeals, na pinababawi ang temporary restraining order na nag-o-autorisa sa San Miguel na umatras muna sa kontrata sa Meralco. Hindi matanggap ng ERC na sila ang sinisisi kung bakit nahaharap ngayon ang mga consumers sa mas malaking dagdag singil dahil sa pagbasura nila sa unang hirit ng San Miguel. Sa akin, hindi siya usapin ng sino ang dapat sisihin eh. Kasi lahat ng desisyon ay desisyong ginagawa ng mulat, 'di ba? Desisyon ng ayoko na mag-go into the details of the case kasi nandun pa nga tayo kay Court of Appeals, pero mulat din San Miguel at Meralco nung pumasok sila sa kontrata, mulat din sila nung nagsampa sila ng petisyon kay ERC, mulat din naman kami nung naglabas kami ng desisyon denying. Ibinasura rin ng ERC ang hirit ng National Grid Corporation na huwag na munang ituloy ang resetting o kwentahan ng binabayarang transmission rates ng mga consumers sa NGCP. Kasi 2010 benchmarks pa yung ginagamit. So inaasahan po natin dito ay may reduction ng charges ng transmission. Ito system-wide, pero ito buong Pilipinas yung impact nito pag na-reduce natin yung rates ng transmission. Samantala, may good news na naman sa mga motorista sa Martes. Sa unang 4 na araw ng trading, nasa mahigit 3 pesos na kada litro ang ibinagsak sa presyo ng imported diesel at kerosene at lagpas 1.50 sa gasolina. Pero may isang araw pa ng trading na pwedeng magtapyas o lalo pang magpalaki ng inaabangang rollback sa susunod na linggo. Alvin L. Chico, ABS-CBN News.